Dalawang beses nang natatalo ang Gilas Pilipinas sa ginaganap na FIBA World Cup 2023 sa ating bansa. Unang nadispatcha ang Gilas kontra Dominican Republic sa score na 87-81 bago nakalasap na naman ang pagkatalo kontra Angola sa score na 80-70. Kahit na natalo ng dalawang sunod ang Gilas Pilipinas, ay mayroon pang maliit na pag-asa na makapasok sa susunod na round. Ating alamin. Kung meron mang magandang balita sa dalawang talo ng Gilas Pilipinas, ito ay meron pa silang tsansa na makaabante sa susunod na round. May liwanag pa na pag-asa na maari pa itong makatabla sa pangalawang pwesto kasama ang Italy at Angola. Dahil posible pa ang dalawang kuponan na magtapos na may 1-2 win-loss record. Batay kasi sa FIBA rules, may mga paraan upang basagin ang tabla sa isang torneo. Isa sa mga gagamiting tiebreaker ay ang points difference ng mga laro ng Gilas Pilipinas, Italy at Angola sa isa't isa. Pero paano nga ba makakapasok ang Gilas Pilipinas sa second round? Maraming dapat mangyari sa laro na gaganapin sa Martes, 29 ng Agosto. Unang-una, kailangan matalo ang Angola laban sa Dominican Republic sa kanilang laro sa ganap na alas 4 ng hapon para magkaroon ng tsansa ang Gilas Pilipinas. Kung manalo ang Angola sa Dominican Republic, ay wala ng pag-asa ang Gilas Pilipinas na makaabante. Kung sakaling matalo ang Angola, kailangan namang manalo ang Gilas Pilipinas kontra sa Italy sa kanilang laro sa ganap na alas 8 ng gabi. Pero hindi lang sapat na manalo ang Pilipinas laban sa Italy. Kailangan din nilang manalo ng 13 puntos o higit pa upang masigurado na pasok na sila sa second round. Sa kasalukuyan kasi ay lamang ang Italy sa point differential na may 14 na puntos. Sunod dito ang Angola na may negative 4, habang ang Gilas naman ay may negative 10. Inaasahang magiging mahirap ang laro ng Gilas Pilipinas sa Italy dahil inaasahang determinado na makabangon ang Italy matapos silang matalo laban sa Dominican Republic sa score na 87-82 noong Linggo. World number 10 din ang Italy at pumasok sa World Cup na may 7-0 na win-loss na kartada sa kanilang mga tune-up games. Sa madaling salita, maaring kailangan ng Gilas Pilipinas ng isang himala para magawa ito. May tsansa pa kaya ang Gilas Pilipinas na makatawid sa susunod na round?